bounds. Hello mga boss, so sa video natin ngayon mag-unbox tayo. Ito mga boss, i-unbox natin itong nabili natin na charger sa ano, sa Lazada. Bali bosca charger pala to, pang ano, pang lead acid ganun, para dun sa motor natin, pang charge dun sa ano niya, sa battery. So wag na natin patagalin mga boss, pero bago natin simulan yung pag-unbox, pa-like at pa-subscribe ng ating channel. Pa-click na din ang notification bell para lagi kayong updated. Buksan na natin siya mga boss. Ito yung charger natin mga boss. Balot siya ng ano, ng bubble wrap. Dali, yung price pala nito mga boss, ano, 1.7. Halos 1.8 siya. 1.8 kasama na yung shipping niya. So ito yung charger natin, ayan, bosca 4-piece smart battery charger, ayan, 50 amperes and charger current 50 amperes, battery voltage 12 volts, input 180 volts to 250. Ayan yung ano niya mga boss na. Bali, buksan na natin siya. Pagbukas natin, ito agad yung charger natin. Meron ulit siyang bubble wrap. Bali, yung kasama niya. Check pala natin to. Ito yung kanyang manual no, mga boss. Pero hindi na natin to titignan. Bali, ito yung kadalasang ginagamit namin sa ano, sa mga motor, sa sounds ng motor. Ito yung palagi namin ginagamit kasi malakas ito mag-charge, tapos pagka full charge na siya, automatic siya na mamamatay. Automatic siya na mag-go off, kaya hindi ma-overcharge yung battery natin. Bali, ito yung kanyang wire papuntang battery. Meron siyang alligator clip na dalawa, red tsaka black, para hindi tayo malito sa negative tsaka sa positive. Tapos dito, meron siyang parang selector kung gusto natin na fast charge siya o kung mabagal lang na charge. Ayan. Tapos ito yung meron siyang dalawang ilaw dito. Pagka umilaw yung okay, meaning full charge na yung battery natin. Tapos ito naman, pag yung pula, charging pa yung battery natin. Tapos meron siyang maliit na indicator dito kung gaano kalakas yung pag-charge natin ng battery. Bali, dati pala nakagamit na ako nito no mga boss, kaya hindi na bago sa akin yung ano, yung ganitong charger. Bali, yun yung harapan niya. Tapos meron din siyang parang butas dito para siguro kung itotornilyo natin na ano, gusto natin na i-fix, pwede siyang i-fix. Walang, kung wala siyang ano ah, kung walang sticker para sa warranty. Kaya lang, di na lang muna natin to bubuksan. Tapos ito yung kanyang likuran, meron siyang switch sa likod. Tapos yung kanyang fan, ito. Meron siyang exhaust fan. Ito yung ano niya, AC220. Bali, yun lang yung ano natin sa ano no, mga sa charger natin. Ito yung kanyang AC cord. Pero yung AC cord natin, balak kong ano, balak kong palitan. Pagka siguro na-testing na natin ng mga ilang araw o buwan. Gusto kong habaan ng konti para pagka halimbawa na magsa-sound check tayo ng or gagamitin natin para hindi siya malubat agad yung motor natin, alalayan natin ng charger. Ganun kasi yung ginagawa ko pagka ginagamit namin siya ng malapit lang sa bahay, sinacharge ko na habang ginagamit ko yung motor, para at least yung ano, yung charge na kinakain ng sounds ng motor, napapalitan din agad. So, tingin ko safe naman yan kasi sa mga solar ganun naman din talaga.
habang ginagamit natin yung solar, nagcha-charge din siya sa ano. So yun lang siguro yung ano natin sa charger, no, mga boss, si testing na agad natin siya. Bali sa box naman kasi wala na din siyang ibang kasama. Yun lang. Bali setup ko lang yung motor natin, mga boss, para ma-testing na natin yung charger. Sakto lobat na yung motor natin. One eternity later. So, bali ito siya, no, mga boss, ito yung charger natin. Ito nakapag-setup na din ako ng extension para matest na agad natin siya. Bali yung i-charge pala natin, ito yung sa motor natin. Bali sa current santo na 180 amperes. And bali sa una nating step na gagawin kung te-testingin natin siya, syempre yung ating alligator clip isasaksak natin dun sa ano, sa battery natin. Ingat lang kasi kailangan tama yung polarity natin, yung negative syempre nasa negative, tapos yung positive nasa positive. Bali ayan pala, meron pala tayong voltmeter. Mapapansin nyo talagang nalobat na yung ano natin, yung motor natin, kasi parating na rin yung charger natin, kaya ginamit ko nang ginamit kanina, kaya na nasagad yung ano natin, battery natin. Pero yung pinaka safe na ano dyan, pagka bumaba na tayo sa 12, tigilan na natin na gamitin, mga boss, para tumagal yung buhay ng ating battery. Bali ilalagay ko na to, mga boss. Ito yung negative natin sa likuran. Tapos yung ano pala natin, yung alligator clip pala natin, siguraduhin natin na nakaipit talaga para walang loose yung contact niya. Tapos sa positive, ito naman. Yan yung kung napansin niyo, merong nag-spark. Natural lang 'yan para sa ano. Tapos i-switch na natin siya. Yun na natin siya. Ayan, kung mapapansin nyo, wala pa siya dito sa ano, indicator niya, kasi naka-off pa. Pero pag in-open natin yan, ayan, umilaw na yung ano natin, yung charge na ilaw. Bali yung charging pala natin yan, nasa pinakamababa pa siya. Bali tataasan na lang natin yan. Ayan, no, mga boss, kung napapansin nyo, sabay nung pag-iikot ko nito, umaangat din yung sa ano natin, indicator. Bali sa 120 to 160 natin siya ilalagay. Yan siya, no, mga boss. Bali mapapansin nyo pala sa ano natin, mabilis siyang umangat sa voltmeter. Pero syempre dahil nasa charging state siya, kaya mabilis siyang umangat. Pero pagka pinatay natin yung charger, babalik din siya dun sa dati niyang voltage. Kaya natural lang na umangat siya ng mabilis. Tapos try ulit natin na ano. Ayan, binabaan natin. Bumaba din yung ano. Ibig sabihin, mababa pa talaga yung voltage ng ating battery. Ito yung pinaka slow charging niya. Tapos sa pinaka malakas naman, hindi ko naman ginagamit yun kasi sobrang lakas na nun. Ayoko naman din na mabigla yung ano natin, yung battery. Kaya palagi pag nag-charge lang ako, ganito lang or hanggang dito sa kalahati. Pag nasa kalahati, kadalasan ginagamit ko to pag nagsasounds ako habang nakacharge yung ano, yung motor. Para hindi mabigla yung battery natin, hindi rin mabigla yung charger natin. So bali hanggang dun lang muna siguro yung video natin, no, mga boss. Sa mga bago lang sa ating channel, palike at pa-subscribe ng ating channel. Paklik na din ang notification bell para lagi kayong updated. Bounce.